ma'am, bakit po kayo nag-decide na sumama dito sa repatriation program? Sa war conflict po na nangyayari ngayon sa gitnang silangan sa Lebanon, ano. Actually, ang trabaho ko po ay maayos naman, pero nung nag-escalate na po around Beirut, which is nasa area po kung nasaan ang salon namin sa Dahe, ayun po, nag-decide na po akong mag-voluntary na mapasama sa mapauwi sa bansang Pilipinas. Kung kumusta po ba yung sitwasyon niyo doon? Ano pong maganap? Actually, nung una po, hindi pa namin masyadong binibigyan pa ng atensyon since nasa south naman yung gera. Pero nung nag-escalate po ng September 9, start September 18, dire-diretso na po yung mga putukan at ayun po, hanggang sa kasagsagan na namatay na yung Hezbollah leader nila. At yung area po namin is talagang medyo nadudurog na yung part ng Dahe, which is nandun po yung mga Chia at Hezbollah. Ano po yung parang pinaka nakakatakot na experience o karanasan niyo po? Yung mga tinatawag po nila na jirars at yung mga sonic po na sounds from the jet plane, yun pa lang po talagang scary na kasi yung nagyayanig yung mga salamin and yung makikita mo sa daan na may parang drop ng blood from the ambulance and yung mga building po talaga na madadaanan nyo, may hindi na, talagang alikabok na lang yung iba. Yun po. At yung kaligtasan ko din po bilang isang ina. Kayo lang po ba mag-isa doon o may kasama kayong kapamilya sa Lebanon? Wala po. Bali, isa lang po ako naghanap buhay doon. Wala po akong pamilya doon. Pero may dalawang Pilipina po akong kasama doon. Pinili naman po nilang manatili at magstay po sa safe na lugar, which is sa bundok po. Pero ako po kasi hindi na ako nagbakasakali. Nung nanawagan po ang gobyerno, talagang sumama na rin po ako para mapauwi po ako ng ligtas. Anong trabaho niyo po doon, ma'am? Nail technician po sa salon. Mm-hmm. During the time na nag-decide kayo na magpa-repatriate, kumusta yung naging proseso nito? Yung process po siguro sa out of 11,000 OFW doon, hindi naman din ganun kadali, ano. Kaya hindi rin siguro namo-monitor ng maigi. Which is ang MW po, DMW ng Lebanon ay napaka-smooth naman po ng pag-intindi sa mga nasa shelter. Ako po, 2 weeks po ako nagstay sa shelter, sobrang inalagaan po kami ng MWO at OWA sa mga cash assistance, sa mga necessity needs po ng bawat isa na nasa shelter. At may mga katuwang din po ako na mga NGO na nagbubuo po ng mga group chat para po manawagan sa mga iba pang Pilipino, yung Migrant International po. ₱1,085 total from Lebanon, of which 950 are OFW. So may mga OFs. 950 na OFWs and their dependents with this batch of 290. And 1,085 are the total, no, kasama yung overseas Filipinos. Of course, ito'y pinag-utos since day one ng ating mahal na Pangulo. Mula nung pumutok ang sigalot doon, October of last year, whole of government approach. Pasalamat din tayo kay Speaker Martin at kay House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Congressman Jude Asidre kasi yung resources, yung budget na sinasabi ng ating Pangulo, approved by Congress and the President to mobilize, galing sa Kongreso. So we're thankful to the senators and the congressmen, the Speaker and the Senate President, of course. So patuloy lang itong effort natin na whole of government assistance, nandun ng kay Admin Arnel, ang OWA, DOH, DSWD, DOTR, si Sec. Jimmy nandyan kanina kasi malaking bagay yung landing preparations, landing rights, airport preparations for the chartered flight. So laking pasalamat. DFA of course, Secretary Ricky at the team at DFA. Secretary, pakwento naman, ano yung mga challenges na naranasan natin para mag-go natin itong success dito natin? Dito para piso. Ang challenges mainly ay yung proseso sa Lebanon to begin with, no? Kasi nga, we know that the Lebanese authorities are trying their level best, pero yung processing ng immigration clearances in Lebanon,
Yun ang first and foremost. Of course, nalutas yung aspeto ng pagkalinga sa kanila kasi may tatlong shelters kaming pinatatakbo doon ni Admin Arnel in cooperation, coordination with the DFA, Ambassador Balakbat on the ground, yung embassy natin doon. So, na-address naman natin yung mga hamon on the ground. And then, of course, with this charter flight, again, it takes an entire barangay, so to speak, of government agencies na pinagbuklod ng ating Pangulo. So, again, nagpapasalamat kami sa the DOTR, DOH, DSWD sa chartering effort na ito. 290 have come home safely. And the President, we welcome them in behalf of the President and even thank the crew na naghatid sa mga kababayan natin in behalf of the President. Yes.